hindi po tayo magiging mapariwara sa ibang mga bagay, sa mga ibang lugar na sa kanya lamang po yung focus natin, na makapagbigay ng papuri at pasasalamat sa kanya. Kasi yung sa akin po, hindi ko po maiwasang iyak. Yung sa akin ko, gusto brand kong i-testify in the past few months na before akong napunta dito sa amo ko, pero yung dati ko pong amo ng sa Shikit Me po, tapos na po ako ng doon, tapos nag-change employer po ako, napunta po ako sa amo na hindi po maganda, which is abogado siya. Kumbaga, educated sila, pero yung rules, kung ano yung rules ng immigration, hindi po sila tumutupad na nung, kaya nga inano ko sila, kasi ang pagkakaalam ko is yung kung ano yung pinag-usapan natin is tutupad po sila, pero hindi ginawa, naging verbally abuse po ako sa kanila, kaya 2 weeks lang po yung pinaglagi ko doon, dahil as in parang butot balat na po ako na kasi although yung kahit sa pagkain hindi sila nagbibigay ng syempre itong templo na itong katawan natin is this is a temple of God, di ba po? Dapat mahalin din po, mahalin natin, at dapat yung maging healthy dapat tayo sa mga kinakain natin, kasi hindi naman pwedeng basta natin sisirain ito, dahil ito po yung templo ng Lord, di ba? Amen. Kaya talagang sabi ko, hindi po ako kumbaga hindi naman po ako sasagot kung alam kong wala ako sa right. Dahil sabi ko, kung hindi mo ipoprovide yung food ko, sabi ko, di ba meron namang food allowance? Eh syempre, paano naman po ako makakapagtrabaho kung walang pagkain? Kahit coffee, kahit bread. Tapos, sobrang meticulosa, sobra silang yung oras mo. Kapupunta pa lang, kakautos pa lang sa iyo, gusto nandiyan ka kaagad. Yung parang, sinagot ko siya talaga, sabi ko, Lord, hindi naman po ako perfecto, sabi ko, sasabihin ko lang naman po kung ano yung alam kong right ko, sabi ko, kasi sinabi ko sa kanya na hindi ako robot, sabi ko, napapagod din ako. Yung binigay niya sa akin na kwarto is hindi naman talaga sa akin, kumbaga, magstay lang ako doon kung hihiga lang ako. Kaya ang dami ko pong naging struggle sa kanila hanggang sa Lord, sabi ko, tanggalin mo ako sa amo na to, kasi talagang kung ano yung kalooban mo para sa akin, let your will be done, sabi ko, kasi hindi ko kaya yung kasi although educated sila, although abogado siya, parang masyado siyang mayaman. Abogado. Ang inaano niya, mayaman daw sila, nag-kesyo. Kesyo, yung bahay niya is worth 7 million daw. Naranasan ko din po doon yung sobrang hirap sa atin mga Pilipino. Nandun talaga na kahit sa anong hirap, kaya natin yan. Pero yung sa pagkatao naman natin, kung masyado naman nilang inaapakan, kasi hindi katulong ang trato niya sa akin, parang slave ba. Kaya sabi ko, Lord, sabi ko, hindi ako nakakapag-devotion dahil ngayong oras pagod. Kakain ka ng lunch. Didiskartehan mo na lang kung ano yung pwede mong kainin, kakain ka ng lunch, nakatayo, kasi ang daming mata. Kaya sabi ko, Lord, kung kalooban mo na magstay ako dito. Kaya, pero hindi ko na nakipag, 2 days pa lang ako sa kanya, pinaano niya ako, kung ayaw mo sa akin, sabi ko, you can terminate me, sabi ko. Ayaw niyang magbayad. Kaya, pinagsulat niya ako ng 1 month notice na ang agreement namin is, yung 2 weeks na pagtatrabahon ko, tapos yung 2 weeks, ibabayad ko, yung sasahurin ko ng 2 weeks, ibabayad ko din sa kanya, pero naging okay na ako, kasi at least maalis ako sa lugar na yun, kasi hindi talaga maganda yung trato nila sa akin, kaya pala, or lahat ng mga katulong niya, walang nagtagal. Ako lang yung maigsi ang 2 weeks lang. Kaya sabi ko, nung nagstay ako ng boarding house, talagang as in wala akong pera noon. Pero by God's glory, may mga kaibigan ako, may mga na tumira ako sa boarding house na, although Lord, sabi kong ganon, alam ko Panginoon na kahit anumang struggle ko sa buhay, kahit anumang mga pagsubok, mga problema ang binibigay mo sa akin,
Alam ko hindi mo ako pababayaan dahil sinabi mo sa iyong salita, amen, that I will never leave you nor forsake you. Sabi ko sabi ko sa kanya na nagpe-pray ako. Pero alam ko na wala ako. Ala, nakikita mo kung ano yung nasa puso ko, kung ano yung desire ng puso ko. Sabi, amen, ko, alam mo rin na wala akong hawak, sabi ko, pero ikaw ang magbibigay, magpo-provide sa akin ng mga tao na gagamitin mo bilang instrumento, sabi ko, dahil kung yung mga ibon nga sa himpapawid, kumakain sila, how much more tayo na mga tao na kaya, amen, natin gumawa. Kaya sabi ko sa Lord, pasalamat ako sa Diyos ang papuri dahil although marami akong mga struggle sa buhay, marami akong mga naranasan na hindi maganda kahit sa mga amo ko, pero still na naandyan pa kasi naandyan, nandito ako nakatayo dahil ang pinanghahawakan ko yung mga promises niya na I will never leave you nor forsake you. At saka sa Jeremiah 29:11, sabi niya, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, but to give you hope and a future. Kaya yun ang mga pinanghahawakan ko ng mga promises niya na hindi niya tayo iiwan. Amen. Inilagay niya tayo sa sitwasyon na ganon dahil tinetest niya tayo kung hanggang saan yung faith natin sa, amen, kanya. Amen. Kaya, clap naman kayo dyan. So, maraming salamat din kay Lord dahil kahit itong bagong amo ko, before ako napunta dyan, sabi ko, Lord, dahil ito nga sa immigration, di ba po, ang sa immigration is sobrang mahigpit nga po, sabi nila, hindi ka na mabibisahan kung ganito ganyan. Sabi ko, ang makakapagsabi lang sa akin yan, hindi sa mga tao, hindi ako nakinig sa mga tao, sabi ko, Lord, I rely on you, sabi ko, kung kalooban mo, Lord, sabi ko na magstay ako ng Hong Kong, sabi ko, let your will be done. Kasi ang plano ko po is, kung hindi man ako mabisahan, didiretso po ako ng Dubai. Pero by God's glory, pinag-pray ko talaga at pinanghawakan ko yun na Lord, kung ano man po yung plano mo para sa akin, kung kalooban mo na mag-stay pa ako ng Hong Kong, dahil siguro alam ko may plano pa si Lord, let your will be done, sabi ko. Maluwag kong tatanggapin, pero Lord, alam ko Lord, sabi ko, na ang hahawak ng mga papel ko, sabi ko, mula immigration, mga officers, pinag-pray ko talaga yan na hawakan mo ang kanilang mga kamay, sabi ko na ma-approvean yung visa ko. Dahil, yun nga po, by God's glory, na-approvean po yung visa ko, dahil marami rin akong clap. Pero hindi ako nag-rely sa kanila, kumbaga sa kay Lord lang ako nag-rely kasi alam ko na wala pong imposible sa kanya. Amen. Yun nga po yung ano, hanggang sa napunta po ako dito sa amo kong to, although meron sila mga ano, kasi lahat naman tayo may mga kanya-kanyang weaknesses, may mga hindi naman tayo perfecto, at syempre yung sa kanila din po may mga pag-uugali din sila, pero ang alam ko inilagay tayo ng Lord diyan sa mga amo natin, meron siyang purpose, hindi lang meron siyang purpose, bakit meron siyang reason, meron siyang purpose bakit inilagay niya tayo diyan sa ano, kumbaga diyan din natetest ni Lord kung hanggang saan yung faith natin sa kanya. Diyan tayo natitest ni Lord kung hanggang saan yung patience natin, kumbaga. Kaya, to God be the glory po. Amen! Yeah.